Hi guys. Ako, magkakaroon naman ng chance. Ito na ang pagkakataon kasi online class this week. Online class. So mga mommies, ako, mga beauty pals ng mga mommies ko dyan, ito na ang pagkakataon ko. Para hindi ako masyadong exhausted since si Iya nasa bahay lang, walang sundo-sundo. Kaya magpapagupit na ako. Ito na ang chance ko magpagupit. At medyo torn ako kung ito ay ititrim ko lang o paiigsian ko na, dahil sa totoo lang nagustuhan ko na uli magpahaba ng buhok. Kaya ay meron pa akong time na mag-isip kung paano ang aking gagawin bago ako makarating sa gupitan. So medyo excited din ako, and siguro magpapa-treatment din muna ako ng buhok. Gusto ko din sana, alam nyo, gusto ko yung magpakulay. Once in a lifetime lang, yung mga nakakakilala sa akin, alam nyo na once in a lifetime lang ako magpakulay. Tingnan nyo naman yung roots ko kung gano'n, na ayan na yata. E di tama-tama pag may kulay ako, parang may highlights na ako na gray, diba? Okay lang naman sa akin sana na ganyan-ganyan. Kaya lang, alam mo yun, merong... minsan may mood ka na gusto mo naman maayos na maayos yung buhok mo eh. Kayo ba? Andun ba kayo sa mas particular kayo sa haircut nyo? Sa hair color nyo? Yeah. Sa mga hair treatment nyo? Ako kasi mas particular ako sa haircut and hair treatment. Sa kulay, hindi masyado. Kung mapupunan nyo siguro, o kung kayo mga vain kayo sa buhok or sa hair color, to mapapansin nyo na hindi talaga ako mahilig magpakulay ng regularly ba? Ganon. So, parang ano lang yata yan. Kung hindi birthday ko, Mother's Day, or Pasko, or minsan once a year lang. Ganon. Ganon. Pero doon na-appreciate ko talaga yung may kulay. Pero hindi ako talaga sa ngayon, ha. Hindi ko naman in-endan. Dahil syempre, andun na din tayo sa nag-gray yung hair. Pero parang hindi naman ako pa masyadong bothered na may mga lumalabas akong ganun. Yun lang. So, depende lang talaga sa mood. Pero hindi naman siya must have na dapat or must do na dapat kong gawin. So, ngayon is magpapa-haircut ako and hair treatment. So, yun talaga yung gusto kong magawa, yung mga treatment ng buhok. Kaya sa bahay, no, mga at-home treatment na hair mask o kung ano-anong oil lang nilalagay ko, or sa roots para dun sa aking hair fall, ganun. So, titingnan ko din kung ano yung sasabihin ng hairstylist sa akin. At hindi ko din alam kung mafi-film ko yun. Sasabihin ko na lang din sa inyo, since mag-isa lang ako ngayon na aalis, hindi ko kasama si Iya para makapagpahinga din naman siya. Yun. At syempre, ligo-ligo pa rin, no? Kayo ba ganun din? Pagkadating nyo sa bahay, naliligo pa din kayo. So, kami kada aalis pa rin, maliligo as much as possible kung walang nagpapasaway. Pero, yun, parang kailangan pa rin sa amin yun. Siguro para safety precautions pa din naman. So, yun, kaninang umaga, nakapag-garden ako. Doon sa last vlog ko is, hindi ako nakabili ng potting mix. Nakadalaw naman uli ako sa bilihan. Nakabili na ako, sakto may malaki. Nakapagdagdag na akong nakatanim ng radish kanina, ng sunflower para sa pollinator ko, and then pechay, yun, tas nagdagdag din ako ng carrots, yun. Nakaka-excite lang, hindi ko alam kung paano yung kalalabasan ng garden ko ngayon, though may plans naman ako kung paano yung magiging setup, pero iba na kasi, you know, pag andyan na siya talaga. So, yun lang guys, at sa mga iba kong posts at sa shorts ko, ins, nagustuhan nyo naman yung gantong klaseng content, at sa shorts video ko, okay naman yung mga gantong vlog type. So, as much as possible, kung kakayanin ko ang pag-e-edit, gagawan ko kayo ng ganto. Pero, syempre, hindi pa rin mawawala yung skincare review ko at yung mga nauna kong kung paano ko ginagawa yung content ko. Yun lang guys, mamaya na lang uli i-update ko kayo. Have a good day, at sa susunod, parang teaser lang na magkakaroon naman ako ng giveaway sa inyo. Yun, para naman sa pasasalamat sa mga nag-i-stay dito sa channel ko. Para dun sa mga parehas ko ng interest, mag-subscribe kayo kung by chance napupunta kayo dito at nagugustuhan nyo din naman. At ganun din sa mga dati dito, thank you sa pag-support nyo sa akin at pagbalik nyo. Malaking bagay yon. So, yun lang guys. See you later. Bye.
guys! Ayun, I'm back! At eto ang aking hair na kinalabasan. Nako, hindi ko pa rin kayang magpagupit. Kung sino nakakakilala sa akin dati, nako, di ba? Hindi kayo maniniwala dahil ngayon parang sobrang... Kung dati, talagang super short hair, walang kagatol-gatol, eh ngayon naman parang nagdalawang isip ako, guys, kung ako yung magpapagupit ng maigsi or papabawasan ko lang. So ito eh sobrang laki na rin ng nabawas niya dahil hanggang dito na yata yung buhok ko. Yun eh parang ayoko pa naman siyang parang gusto ko lang yung Diane Lane type na siya, layered. Parang simula nung nag-pandemic, guys, nagustuhan ko na yung buhok ko na medyo mahaba. Pero siguro po pwede pa din to umigse, mga ganyan. Pero layered pa din siya. Parang yun na yung pinaka magagawa ko siguro na maigse. Ewan ko lang. Pero happy naman ako. Yun, nakita nyo, yung talagang hairstylist ko wala. Dahil nag-close, nakita ko nag-impake yung puro box. Parang i-re-renovate daw yung store nila, yung salon nila. So, dun ako lumipat sa isa. At nakakamangha lang na bawat isang salon, magkakaiba sila ng technique kung paano. Though hindi ko masasabi kung anong mas gusto ko. Dahil gusto ko naman parehas yung cut. Pero ang galing lang kasi magkakaiba talaga ng way ng... Dahil magkakaiba sila ng way ng pag-cut. At yon, tinanong ko din dun sa hairstylist kung okay lang ba na mag-shampoo ako araw-araw. Ganun, guys. Kasi baka feeling ko masyadong makaka-dry yon ng hair ko. Kahit nasabihin mo na marami akong nilalagay para siya hindi ma-dry o mag-nourish siya pati sa scalp. Pero mas maigi na yon. Nag-take chance na ako na tanungin pa din kasi andun na eh, di ba? Sayang naman. So, ang sabi niya is, okay lang daw naman kahit na araw-araw kasi basta okay naman daw araw-araw na mag-shampoo pa din ako kasi yung buhok ko, ito daw yung tinatawag nila na resistant hair. So, hindi siya prone sa breakage. Hindi daw katulad nung parang mais yung mga hair nila. So, yun daw yung klase ng pag ipapatreatment mo or kahit na gustong ipareband, medyo magdadalawang isip sila na gawin. So, hindi naman kasi ako ma-idea sa ganun dahil sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako into something deep na ganun na sa hair color nga lang, parang occasional. Occasional lang ako usually kung magpa-hair color. So, ang sabi niya nga sa akin, hindi ka magpa-hair color pero hindi niya ako in-insist, which I like kasi ayoko yung masyadong ganon na makukulit. So, ang sabi ko lang is magpapatreatment ako. So, ang ginawa ko is Moroccan Argan Oil Treatment. And then, nagtanong din ako kung ano pa yung pupwedeng gawin o ano pa yung marerecommend na nasa price range lang na yun. Dahil syempre may budget din naman. May budget din ako. No? Ayoko naman mag-expend too much. Kaya usually yung mga treatment ko is at home lang din. Yun, mas maganda daw naman na gawin ko yon. So, ang sabi ng hairstylist, okay din daw naman yung ginawa ko kasi para siyang vitamins lang para sa hair na nanonori. Okay naman. So, ayan, I hope na nasiyahan naman ako. At thank you sa poll nyo, guys, na nagpa-poll ako sa Facebook page ko and sa Instagram. And sabi nga nila, nanalo yung magpa-short hair ako. So, kung siguro yung short hair na yung mga nangangaakala sa akin eh, kasi hindi ako nag-clip doon kung gaano kaiksi yung gusto ko, pero siguro yung short is eto, short na kahit papano doon sa mga hindi nakakakilala sa akin kasi umigsi nga naman siya comparing na malapit na siya sa brala eh. Pero kung kilala niyo ako talaga personally kung papano o yung matagal nang nakatutok sa content ko or matagal nang nanonood sa akin or nagbabasa, alam niyo kung ano kaya kong gawing kaigsing buhok at nagulat kayo na naging ganto yung short. Ayun lang, guys. At sumaglit na rin akong bumili ng tinapay sa aking favorite na bread shop. At sumaglit din akong bumili ng leash ni Boo dahil nasira ang leash niya. Ayun.
So, yun lang guys. Thank you sa pagsama sa akin sa araw na to. At titingnan ko kung makakapag-vlog pa ako bukas. Ayun. Thank you guys. Hi guys, welcome back to my channel. Pagod! Ang morning ko is 11 a.m. na ngayon. So, mid-lunch na halos, brunch. So, nakapag-breakfast naman na ako. Nag-coffee, syempre. So, nagawa ko na yung mga morning routine ko. Kahit nakakapagod, ang sarap talaga dahil nag-garden ako. Nilagay ko sa mas malaking lalagyan yung mga seedlings ng iba kong vegetables dahil para pag nireplant ko na sila doon sa pinaka plant box, okay na. So, palalakihin ko pa ng konti at hahaluin ko pa din yung aking bokashi na ginawa. Ako, talagang unti-unti guys, hindi ko siya fin-full blast yung mga paggawa ko. Parang ine-enjoy ko lang siya at hindi ko siya iniisip na chores ko dahil iniisip ko yung paghalaman ko na parang nakakahinga ako, na nakakapag-isip ka. Ano siya talaga actually, therapeutic. Yun ang feeling ko pag nag-garden ako. So kanina, naglinis na din ako ng sasakyan. Sabi nga ng mister ko, huwag ko na daw pagurin ng sarili ko, magpa-car wash na lang ako. Ewan ko, parang umpisa nung na-try kong na para ba siyang, para din akong nagme-meditate. O para ding pag nagpipilates ako, para ding pag naglalakad ako, at para ding pag nagahalaman ako, na parang lahat na iisip mo na nakakahinga ka. Kayo ba ganun yung nararamdaman nyo? O ano yung mga gawain na kahit napapagod kayo, pero nakaka-calm ng isip nyo, guys? Share your thoughts tungkol doon, no? Kasi importante sa atin din, no? Sa haba-haba ng ginagawa natin sa araw-araw, mostly rutinary. Importante din na masaya, no, kahit nakakapagod. Doon na de-drain yung katawan, di ba? Pero ang importante, yung isip natin is fresh at masaya. Ako, ganun yung nararamdaman ko sa mga ginagawa ko. I tried na mahanap yung, kumbaga masasabi ko sa age ko na ito, is nahanap ko na yung mga bagay na makakapagpasaya sa akin kahit na sa mga maliliit na bagay lang. Kasi normally, yung or usually, yung mga maliliit na bagay, yun talaga yung mga, dun ko nahanap yung saya talaga. Tsaka sa pagdadasal, yung tipong daily, no, nagdadasal kayo every day, every night, ganyan. Pero pag nag-church ka din, doon ko nahanap yung para ako nagkakaroon ng arm sa battlefield na dadaanan ko na naman sa buong linggo. So, ganun yung nararamdaman ko. Parang sobrang parang nabubuhusan ka ng malamig na tubig, na nare-renew ka o nababago ka o napapalakas ka kung meron ka mang mga yung pakiramdam mo mabigat o parang gusto mo nang sumuko, dahil bawat isa naman sa atin battlefield talaga ang
ginagalawan natin sa araw-araw. Minsan, unknowingly, hindi na natin alam dahil routine na natin yun, guys, diba? Pero, talagang ganon. So, yun yung mga bagay na nakakapagpasaya. So, dun sa mga bata dito, mga curious pa kayong malaman or naguguluhan pa kayong, hindi nyo pa nahanap yung kung ano yung mga bagay na makakapagpakalma sa inyo dahil masyado pang fast pace ang buhay nyo, na minsan stressful na sa feeling nyo, mas maganda na mahanap nyo sa sarili nyo kung ano talaga yung makakapagpakalma ba? Makakapagpakalma na makaka-nourish ng pagkatao nyo. So, ayun. So, tao lang din naman tayo, diba? So, medyo chatty ako ngayon, guys. Lagi naman. Kaya lang, parang feeling ko, eto, gusto ko lang siya talagang i-share. Kasi, yun yung bagay na let's be real na tao lang din tayo na napapagod, na nahihirapan. So, sabi nga, wala naman na tayo sa mundong ibabaw na to kung hindi din lang kung puro sarap, diba? At walang paghihirap. Pero masaya din naman na kahit na nagagawa mo yon sa araw-araw, may mga bagay din na, kumbaga, love mo yung ginagawa mo yon, diba? Yung mga hirap na nararamdaman, kumbaga, spices or thorns lang yon para makita mo yung pag-bloom flower. Parang gano'n na lang ang mindset. Yun. So, ngayon, naghihintay na lang ako na maluto yung niluluto ko at mamaya, ipagpapatuloy ang araw. Pero masarap dahil, ang sabi ko nga, masarap na nakaka-function yung buong katawan na nagagawa yung mga gustong gawin. Yung pagising lang sa umaga, no? Yung mga bagay na ganun na ma-feel mo na grateful ka sa mga bagay-bagay. Hindi ko alam kasi, positive din kasi ako na tao, so yung mindset ko, gusto ko ganun lagi, na ayoko ng medyo toxic or stressful kung maaari, dahil masarap yung ginagawa ng paraan kung ano yung mga bagay na nakakapagpa-toxic, diba? Or nakakapagpa-stress, hindi yung parang pag-uusapan lang lagi yung problema, mas maganda yung binibigyan ng solusyon yung problema. Sa atin naman, ating mga nanay, mas maganda na nahanap natin yung sarili natin, no? Kahit na sa mga bagay na ibinibigay o binabato sa atin ng pang-araw-araw nating buhay. Kasi meron naman talaga mga bagay na hindi lahat ng napaplano mo nangyayari, pero mas maganda na at mas masayang nakakapagpasalamat na nakaka-go through tayo sa mga sitwasyon na akalain natin na hindi natin makakaya o nahihirapan tayo, pero napagdadaanan at nadadaanan natin. So, yun lang, guys. At medyo okay, nagpapahinga muna at manonood ako kahit na ilang minuto, makakakalma naman. Manonood ako ng YouTube ko na mga paborito kong pinapanood. Kayo naman, ano mga bagay ang mga gustong-gusto niyong pinapanood na sa YouTube. Ako nanonood ako ng Netflix. So, ngayon, The Glory ang pinapanood ko, na medyo ang daming twists and turns, guys, no, na talagang pag medyo sino ang mga nakaranas ng pambubuli dito nung bata kayo, elementary, high school. Ako, medyo bumalik sa alaala ko yung mga bagay ng elementary days. So, hindi naman ganun kagrabe, no, pero iba talaga ang nagagawa ng bullying. Sa kailangan talaga is matindi din yung pag-hold back mo sa mahal mo yung sarili mo para hindi ka mawala, no? Kasi talagang sa murang edad, hindi mo nakakalimutan kung ano yung ginagawa sa'yo. Pero forgiveness lang talaga. Siguro bigyan ng benefit of the doubt, ba't nagagawa yun? Pero hindi naman madali, no? Para lalo na kung ganun yung mga naranasan mo sa The Glory. My goodness, grabe yun. Yun lang. So, kung gusto nyo, chat naman tayo. DM mo nyo ako sa Instagram kung paano naman ang mapag-usapan yung tungkol dun. At kung kayo din ba, anong say nyo dun sa, ano bang tawag dyan? Sa teleserye. Parang ganun, no? Teleserye ng The Glory sa Netflix. At yun. Yun lang, guys, ang aking umaga ngayon. Masaya lang ako na nakasama ko naman kayo kahit paano, naka-chat-chat ng konti din, ano. Inform niyo ako, guys, kung gusto niyo yung mga gantong klase ng videos, no, na medyo nagiging
personal or nagkakaroon tayo ng bond through sa pag-uusap at sa mga kwentuhan ng mga bagay-bagay. So, once in a while, siguro isisingit ko yung mga ganito kung gusto nyo. Kung hindi naman, dun pa rin ako sa dat. Ngayon, sige guys. Bye!